marami na akong hirap na dinaanan sa buhay ko eh. Na sana hindi ko na gustong isa-isahin pa yun sa'yo. Like it to meet Kitty? Siya yung naisulat ko sa'yo na napangasawa ko. You look very familiar. Isang katulad mo na Reyna ng Beethoven ngayon eh. Reyna ng village na ito, diba? I can assure you, Kitty is different. Ibig mo sabihin may nauna na kay Papa kay Kitty? Wala akong magagawa sa decisionan ko. Ikaw yung magagawa ko. Bakit mo parang ang laki-laki ng interest mo dyan kay Kitty? Eh, hindi naman bago sa'yo yung pinag-aakaw ka ng mag-ama, no? Yung babae, mukhang malaki ang mamanahin sa namatay. Oo nga, pare. Jackpot yung babae. Oh, tapos ka na ba yan? Tatapos na ito. Ikaw? Tatapos na. Oh, sige, tayo na. Flores! Yes, sir. Ikaw mo kagad na report yan. Yes, sir. Sige. Naku, Ma! Ma, wag ho! Ako na lang. Ay, hindi! Okay lang. Wala ko na lang ginagawa. Tsaka isa pa gusto ko, nakikita ko laging malinis lahat eh. Lalo na yung mga gato, dapat inaalagaan kasi parang antik na yata ito eh. Eh, naku, Ma, kahit na mo, magagalit po si Sir kapag natanggap ako kayo. Ako lang bahala sa'yo. Eh, alam niyo naman yun, iba ang galit nun eh. Ako na lang. Eh, ako na. Okay lang. Gawin mo na yung ibang magagawin. Eh, Ma'am? Alam niya, parang nakita ko na ho kayo. Eh, hindi ko lang ho malaman kung sa TV ba yun o sa pelikula. Artista ho ba kayo dati? Hindi, siguro kamukha ko lang yan. Eh, hindi, matanong ko si Sita. Ay, naku ma'am, alam niyo, mabuti na lamang nag-asawa uli si Sir. Paano? Matagal ng tahimik na tahimik itong bahay. May anak nga ho siya, pero sa States nag-aaral eh. Eh, sa laki ba naman itong bahay eh, kakalug-kalug kami. Naku ma'am, ako na lang ho. Ako na lang ho. Gawin mo na lahat yung ginagawa mo. Sige na. Ma'am, huwag kayong kikilo. Sandali lang ho.
akong Reyna to. Sige nga, lunch na tayo, dali. Tumakas na ako sa office eh. Meron pa akong board meeting ngayong 1 o'clock. Saya, nakakainis nga eh. Na-traffic pa eh. Kumpimis na mahabang oras pa eh. Kung kailan. Di bali, babawin tayo. Mamaya, maaga akong uli. Ba't talaga pakiramdam ng bagong kasal? Pagka nainip ka dito, mag-aayos ka dito sa bahay, ha? Ibahin mo yung maayos ng furniture. Ikaw ang bahala. Ikaw ang Reyna dito, eh. Oh, sige. Alis na ako. I promise, mamaya, pagdating ko, I'll treat you to a real nice dinner. Okay? Sige. Alright. Maaga ka umuwi, ah. Kasi isipin mo, mag-isa lang ako. Ayusin mo. O, mamaya, darating na yung kaisa-isa kong anak na manggagaling sa States. Yung mga maids, alam na yung kung anong gagawin nila. Alam na nila kung ano yung sinabi ko na sa kanila, kung ano dapat nilang ihanda. Ikaw na ang bahala sa kanila, ha?
nandiyan na po si Sir. Hinihintay na po kayo. Sige, bababa na ako. Pakisabi. Opo. Flight back. Okay lang pa. Okay naman. Kumusta mga girls daw? Pa naman wala. At ang mga age. Nag-aaral ako doon. Puro aral. Oo, pa. Wala. Nag-aaral ako doon. Ikaw naman grades ko, di ba? Tataas. Pwede na. Ah! There you are. Taga, ano yun? Pwede kailangan kita. Manuel, I'd like you to meet Kitty. Siya yung naisulat ko sa'yo na napangasawa ko. Katie, this is my son, Manuel. Hi. Hello. You look very familiar. I think I know you. Hindi pa tayo magkakilala. Alam ko ngayon lang tayo nagkita eh. That's it. Nakita na kita sa magazine. May kaibigan kasi akong mahilig at tumingin ng magazine ng mga artista eh. In your photo. Last year pa yon. Matagal na akong wala sa showbiz eh. I think dinner is ready. Let's go. Don't you worry about your work. Enjoy your vacation. You deserve it. Alam ko naman kung gaano kahirap ang inabot mo nung nag-aaral ka eh. Pa, bukas na bukas oh, magtatrabaho na ako. I don't want to waste time. Take it easy. Give yourself a break. Bakit hindi mo gamitin yung rest house natin sa Palawan? You know what they say, when in the Philippines, the natives will offer you the best vacation you can ever dream of. They'll offer you the sun, their hospitality, even there, you know what? Pa, you never told me na batang-bata pa pala ang pangalawa kong ina. I can understand your reaction, but I can assure you, Katie is different. Bakit hindi mo nga pala itanong kay Katie kung payag siyang tawagin mo siyang Tita Katie? Huwag tita. Ayaw ko ng tita eh. Parang masungit na madrasta. Katie na lang. Tita Katie. Katie pala. Pwede bang malaman ang tunay mong edad? Kung ang daddy mo hindi nga alam kung gaano ako kabata eh. Ikaw pa. Ang buwan lang nakakalam ko anong edad ko. Doon may tanong. Sipin mo naman na laki-laki ng bahay mo. Diyos ko, totoo ba ito? Totoo ba ang lahat ng mga ito? Ang ganda ng bahay mo. Ang ganda-ganda ng bahay mo. Umupo ka nga. Ano ka ba? Kamusta na kayo? Ito, robot eh. Pasigagrilo naman eh. Sisigarilo lang ako. Oo.
Kamusta na kayo? Pero dahil bago ang lahat, ang ganda-ganda talaga nitong bahay mo. Ibang-iba kaysa dun sa lungga mo dati. Life nga naman ano. It's so full of surprises. Sipin mo, isang katulad mo na reyna ng big house ngayon eh. Reyna na ng village na ito, oh, di ba? Ikaw talaga. Ah, ano? Kumusta na kayo? Eto, medyo mahina ang racket. Alam mo naman, hindi na masyadong in demand ang mga beauty natin. Yung bang mga nag-all the way sa harap ng camera? Hindi na dahil, hindi na uso eh. Alam mo naman, pag nalalaos ka, wala. Wala nangyayari. Nagiging masaklap ang buhay. Eh, ito pa ang masaklap dyan. Hindi na ako maka-standby sa mga lobby ng mga hotel. Ang higpit na, ha? Ang higpit na! Paano ba naman? Bagong love juice muna. Juice? Oo, tapos pentek muna, teka muna. Alam mo, yung mga nagbabantay dyan sa hotel, ha? Alam na nila ngayon, marurunong na. Alam na ngayon nilang tumingin ng yung bang mga naghihintay talaga at saka naghihintay ng glasyo sa gabi. Marunong na sila, Day. Pero alam mo ba, ito pa isa. Malupit ang nangyari kay Tessa. Meron ba naman siyang kinakasama na foreigner na aliman? Alam mong ginawa sa kanya? Hinagupit siya, tita. Hinagupit na hinagupit. Kawawang-kawawa naman yung tao. Buti na agad. Oo, pero penin yung juice muna pwede. Juice? Pwede ka muna. Huwag ka muna umalis. Meron pa pala akong chismis eh. Alam mo ba, may isang Japongi na naloloka sa beauty ko ngayon. Say mo. Naku, para naman kitang hindi kilala. Day, huwag mo isnabin to, no? Iba to. Lahat eh, mahilig ka naman talaga sa sakang, di ba? Sabagay. Pero hindi, huwag mo isnabin ito, tita. Alam mo ba, lahat ng sinasabi ko sa kanya, sinusunod niya. Oh? Oo, at say pa niya sa akin, may I bring down niya ang beauty ko sa Osaka. O, ba't hindi ka? Eh, say ko naman sa kanya, hoy, tarantado ka, hindi ko pinangarap na maputulan ng daliri, di ba? Siyempre naman, pag iniisip ko yung nangyayari kay Tessa, eh, naku, ayoko maging ganun, ano? Gagalaw ang isip ka talaga. Baboy na nga yung buhay namin, eh. Buti ka pa. Bakit nga pala hindi ka nag-imbida sa kasal mo, sa masamang ugali mo? Eh, hindi ko naman kasalanan yung kasi biglaan, eh. Biglaan daw. Pero hindi. Kahit papano, natutuwa na rin ako sa nangyari dito sa'yo. Sipin mo, nakaalis ka na rin sa atin. Pero sayang, tita, yung boyfriend mo, yung bang doktor? Gundo-gundo pa naman mag-alaga nun. Gwapo na, doktor pa. Hindi ba? Kamu muna kaya ako ng juice. Totohanin mo na. Oo, sandali lang ha. Alam mo? Itong Ash, oh. Pagalitin mo yung mga gwardiya nyo dito ha. Dami-dami lang chuchu-chuchu. Ayaw kong papasukin, akala na siguro kung sino lang ako. Hindi na lang friend ka. Good. Ah, Manuel, saan ka pupunta? Dataan ako ang papa eh. Gusto kong makita ang lagay ng mga tao sa pisina. Sige. Hi! Si Rose, kaibigan ko. Si Manuel, anak ni Carlos. Hi again! Sige, baka nai-istorbo ko kayo eh. Sige. Dahil, ang guwapo-guwapo naman nun. Sa akin na lang oh. Pero, tingin ko, masama ang tama sa'yo eh. Ayoko nang ganyan ha. Ayoko may masasabi yung mag-amang yan sa akin. Diyos ko, Day! Ikaw pa! Diyos ko, kilala na kita, no? Bago ba naman yun? Ha? Bago ba naman yun? Eh, hindi naman bago sa'yo yung pinag-aagawa ka ng mag-ama, no? Alam mo, diyan ka lang ha. Huwag ka na masyadong malikot. Nahihilo ako sa'yo. Pupunin ko na yung juice. Oh, please lang. Hindi ka pa rin talaga nagpapahalo talaga. I love you, sister. Pakilagay mo yelo, ha? Pakidamihan mo na rin. Baka may sandwich ka. Sarap ang finger. Ito ko. I-project ko yun. Feel ko yan. Yes? Oh, diba? Hoy, Katie, bilisan mo naman dyan!
anong floor? Tumuyo yun! Wala. Tulog ka na, Sita. Huwag mong pansinin yun. Pero, hindi niyo ba narinig yun? Baka nangangalangan ng tulong. Di ba si Ma'am Cathy o yun? Ewan. Basta huwag na lang natin silang pakialaman, ha, Sita? Isipin mo na lang wala ka narinig. Sige na, matulog ka na. Huwag mo nang pansinin yun. Katie? Sa akin. Anong ginawa sa iyo ng papa?
person of business and you don't have the right. Wala kang karapatang pagsabihan ako na mali ang ginagawa ko. Pa, hindi ba kinawa kay Katie? When I saw her yesterday, my God, I told myself, only a sick person can do such a thing. Call it sick, call it anything. Nalalaman namin ang ginagawa namin. Mabuti pa, magbakasyon ka muna sa Palawan. Mukhang naguguluhan ang isip mo dito eh. Hindi ko alam kung saan niyo pinulot si Katie. Pero one thing I know, wala ho kayong karapatang gawin ng kahit anong kayo pang gusto niyo sa kanya. Sa psychiatrist. Hindi ako naloloko. At saka, ano na lamang ang sasabihin ng mga amigos ko? Mga kulang tayo sa turnilyo? Look at it this way. Ang lahat ng tao, merong iba-ibang gustong gawin sa buhay. Kanya-kanyang diskarte. Mas kilala ko si Katie kaysa sa'yo. Katie? Bakit? Naguguluhan ako eh. Hindi ko malaman kung anong klaseng pagsasama yung kayo ng papa. I just don't understand. Sabihin mo nga sa akin, paano mo nagsisikmura ang lahat ng ito? Hindi ko alam kung paano ko papaliwanag sa'yo, pero ang alam ko, mabuti nang nandito ako kay Carlos kaysa naman sa buhay ko noon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan kung ba't kailangan malaman mo to lahat eh. Marami akong tanong na wala pang sagot. Ayokong pati ikaw, wala akong makitang liwanag sa mga tanong ko. Mahirap bang intindihin yun? Marami na akong hirap na dinaanan sa buhay ko eh. Sana hindi ko na gustong isa-isahin pa yun sa'yo. Pero si Carlos, siya ang nag-ahong sa akin sa hirap na yun. Kung nakikita mo man ito, dumating yung panahon na
walang-wala ako eh. Pero pinangakoan ako ni Carlos ng isang magandang kinabukasan. Kung ikaw yung nasa katayuan ko, sino ka para tumutol sa isang taong nagmamagandang loob? Hindi mo naman sinasagot ang tanong ko eh. Katie, bakit? Bakit ba ang kulit mo? Alam mo, isa lang naman ang sagot ko eh. Wala akong magagawa sa dinesisyonan ko eh. Ikaw may magagawa ka ba? Kasi papasok si Katie eh. Sayang. Saan ay punta? Sa Makati, nag-shopping. Sayang. Hindi ko inabutan ng gaga. Alam mo kasi, manghihiram sana ako ng pera eh. Alam mo naman ang buhay ngayon, di ba? Pwede bang hintayin ko na lang siya dito? Yeah, by all means. Ano nga pala gusto mong inumin? Coffee or tea? Wala ba kayo mas matapang dyan? Meron. Kaya lang ang aga ata ng happy hour mo ah. Ikaw naman o. Alam mo, sa akin, pareho lang ang lasa ng tubig at saka ng alkohol. Kaya lang, siyempre, iba naman yung may lasa at may pangalan. Diba? Okay. Excuse me. Ano nga pala gusto mo? Scotch or brandy? Brandy. Ito mo nga naman. Isa iswertehin ka. Ay, naku. Ang swerte ko naman ngayong araw na to, ang pogi na nagsisilbi sa akin, eh mabait pa. Salamat ha. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. Eh gusto pa ako itanong sa'yo eh. Kanino? Tukol kay Katie? Mm-mm. Ang lagay, ganun-ganun na lang. Anong nangyari itong buhay na to ha? Bakit? Simple lang naman, di ba? May kailangan ka, bibigay ko sa'yo kailangan mo. Pero sa halagang, sanggaan bawat tanong. Ang mahal naman. Ganto na lang. 50 na lang. Compromise. Diyos ko, Day! Ang mura-mura na nga ng buhay ko, tinatawara mo pa ako. Hindi ko pinangarap, ha? Nako, magpalit kaya tayong lugar. Oh, sige. Saan ba nagaling si Katie? Anong probinsya? Dalawang tanong yan. Si Katie nanggaling sa Olongapo. Sabi niya sa akin, ulila na siya. Ngayon naman, mahirap daw ang buhay dun eh. Sobra daw ang hirap ng buhay dun. Kasi hindi siya masyado nakapag-aral. Tapos, itong si Katie, buti na lang wais. Kasi kung hindi, nabulok siya dun sa gapo, hindi ba? Ang kababata niya si Tessie. Tess nga ba? Tessa! Si Tessa ang kababayan niya. Sinama siya dito sa Maynila. Inirekomenda siya dun sa isang yung talent scout namin sa pelikula. Si Kuya Roy. Tapos yun, nagtaray na agad ang bruha. Alam mo, ang dami-daming DOM na naliligaw dyan sa Katie na yan, ha? Nakakaingit. Marami-rami rin kami yung mga pelikula na nagawa. Actually, close kami kasi sabay kami i-introduce sa pelikula eh. Ano nga pang panga... Anyway, ginagamit lang namin ang showbiz para tumaas ang market value namin. Alam mo na. Ibig mong sabihin, may nauna na kay Papa kay Katie? Oo naman, Diyos ko. Ang dating boyfriend ni Katie, doktor, ginarahi ang gaga. Sabi ng doktor, aalagaan daw siya. Eh, kaso mo nagsawa yung gaga. Kaya yun, balik siya sa dating gawin. Papaano naman nakilala ni Papa si Katie?
nagkakilala sila sa Hong Kong. Kasi nagkataon, may assignment si Katie na mag-perform sa Hong Kong. Alam mo na yung mga show-show ba? Yun, in-accept naman ni Gaga yung offer. Sayang nga eh. Alam mo, inggit na inggit ako. Isipin mo naman, kung akong kumuha ng offer na yun, edi sana, ako ang donya dito sa pamamahay ninyo, no? Di ba? Pogi, matanong nga kita. Bakit ba ang tanong-tanong mo? Ha? Bakit ba parang ang laki-laki ng interest mo dyan kay Katie? Oops. Malaki isisingil ko yan sa tanong na yan. 500 bawat isang tanong. Ano? Bali na lang, no? Pero, hindi ko muna sasabihin ko yun. Kasi pag sinabi ko ngayon, wala nang sorpresa. Di ba? Pero matatawa talaga. Sino kinakausap mo? Yung mga halaman. Kasi kailangan kinakausap sila eh. Baka may makakita sa atin yung mga may. Huwag kang matakot. Pinalis ko na sila. Kaya libre na libre na tayo. Kasi, baka makahalata na si Carlos eh. Aalis tayo. Patakas tayo dito. Hindi ka na mag-ihirap. Alam mo, hindi ko lang naisip yun. Ang mga sagot sa mga pinagtatakanan ko. Matagal din ako nagtaka. Bakit ka pumatay ang mama? Ano yan? Hindi ko kasi alam na nabasa ko kasi isang bote. Sabatang ka. Thank you.
Andyan ako. Sandali lang. Magaling! Oh! Ang aga mo yata. Magdali akong napagod ngayong araw na ito eh. Ikaw, how was your day? Pagod ka? Gusto mo masayin niya? Oo nga. Sige. Sa isip ko eh.
Tinawan mo ako. Yeah. Carlos, gabing-gabi na. Sige na. Nahihirapan naman ako. Ngayon na. Gusto ko ngayon na eh. Huwag na ngayon. Ano kaya mo? Ayoko eh. Lea. Ayoko ngayon eh. Ano na, gusto ko ngayon eh. Huwag na lang ngayon. Gusto ko ngayon. Huwag na lang ngayon, Carlos. Nahihirapan na ako eh. Salamat, Katie. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala ka. But you don't have to worry about anything.
Wala tayong magagawa eh. Business ito eh. Pero alam mo, siguro mabuti rin yun eh. Makakapagpalamig tayo ng ulo pareho. I trust you both. Bye. Malaya na tayo. Wala na siya.